Ayun, good day mga kagulong at nandito ako ngayon sa Gumaca at tatawid ako ngayon ng Bicol sa Camsur at mayroong lang lalangarin na Kabuhayan Showcase. So, ito pong araw na ito, July 20, 2021 ay ikalawang taon ng aking Honda XADV. So, ang natatakbo niya ngayon ay 70,100 plus. So, ngayon, hanggang ngayon, stable naman ang XADV ko, ang aking napiling big bike. At kanip ang performance, hindi ka lugi dito. So, masasabi ko dito, grabe ang performance. Hindi siya basta big bike. Siya ay maxi scooter, adventure bike, and tourer. So, all terrain. At tama nga yung sinasabi nila na wala ka nang hahanapin pa dito sa Honda XADV na to. 750cc na DCT or dual clutch transmission. So bye for now at kakain muna ako. Bye. Nakalampas na muna tayo ng Ragay. At tayo ay talagang narito ko na sa Bicol. Ay nako. At dito na po tayo sa bayan ng Lupi, Camsur. So kasunod na nito ay Sipukot. Ayun po, andito kami sa Sipukot na nga ito. At iikotin namin to bago bumalik na Katagalugan. June 23 and 24 ang piyesta dito. Mukhang may piyesta pa dito. Or parang pinapayagan ang piyesta dito. Ito po ang sinaunang simbahan. Malaking simbahan na Sipukot. Ayan ang kabayanan ng Sipukot, Camarineso. Ang lusot po nito ay Daid. O, ang sunod po nito ay yung National Park, yung Bitukang Manok. At then Daid. Nandito na ako sa Naga, tapat ng Besta Mall. So, malapit na sa destination. Ilang bayan pa ba? At makulimlim po ang ating umaga ngayon. Sana po naman ay hanggang ganyan na lang siya para naman na smooth sailing tayo hanggang sa pagbalik natin sa Katagalugan. Parang nagbabadya ang ulan pero sana ay hindi matuloy. At ganda nito location. Ang lawak. Lawak ng parking. Thank you.
po ako sa dairy farm na dati ko nang napuntahan noong 2018 yata. Ayun, at nagkataon nung pumunta kami dito ay inabot kami ng malakas na ulan or may bagyo noon. Kaya napakahirap na lang daan noon dito. Umakyat kami ng mainit, bumaba kami ng maulan. So, sana po naman ay simentado na hanggang sa taas. Ingatan niyo po ako at ito po ay bahagi ng aking trabaho. Hindi, nagkataon lang po at sinabay ko na po ito sa aking nilakad sa Lagunoy. Dadaan din naman ako dito sa bayan ng Ocampo, kaya side trip po ako dito sa dairy farm ng Ocampo, Camarines Sur. Mataas pa po, malayo pa po yung dairy farm, pero tingnan ko kung mararating ko. Kasi ang lakas po ng hangin ngayon dito at makapal ang ulap. Sana nga po hindi ako ulanin dahil kawawa naman ako. So ayan, packet po. Ayan po, makikita nyo no? Oh, ang taas na ng pwesto ko. Mayroon na po dito ang farm. Marami na pong bahay na nadagdag. Marami na pong nakatira. At baka po dito ay marami na ring dayo. So tingnan po natin sa bandaron pa kung maakyat ko pa. So hanggat walang ulan, tuloy lang po tayo sa pag-akyat. Hanggat may daan at hanggat kaya ng aking katawan. Pero itong XADB ay kaya-kaya po nito. Kahit saan. Aha. Aya. Mayroon na rin po pala ditong ay malaki ng structure dito. So sana marating ko yung tok-tok dito. Ayun. Grabe ang kurbahan. Diba? Makikita nyo yung mga kurbada. Ayan po, nasa mataas na tayo na bahagi. Ito po yung natatanaw lang natin kanina doon sa baba. Ngayon ay tayo naman ay nasa taas na. Yan, gagandahan po ang mga halaman dito dahil malamig nga ang lugar. Malamig ang simoy ng hangin kahit tag-init. At madalas po ay umuulan dito. Alam nyo po naman, pag ganitong nasa ibabo ng bundok, ay talagang iba ang klima. Iba ang panahon. Mabuti na lang po at talagang simentado na. Malawak na pati ang daan. Ayan o. Wow. Ang daming pananim. Masisipag po ang tao dito. Ayan. Ayan po, makikita nyo, itok-tok ng bundok, ibaba ng bundok. Yan lang po yung kanina na kinaroroon ako. So, mamaya na lang po ulit at mahaba-haba pa ito. Bye for now. Ayan po at ako po'y pababa na dito sa barangay Consosep
Ocampo, Camarines Sur. Ito po yung location. Ito po yung Mount Isarog. At dito po yung location ng Deer Farm. Yan lang. Nakalampas na po pala ako. Kasi mas matarik na po pala yung napuntahan ko. Ang Deer Farm po pala ay naroon lang sa kalagitnaan ng itong bundok. Iba po talaga ang panahon dito sa taas. Maulan na malamig. At napakalakas po ng hangin. Samantalang kanina sa baba ay mainit. At ayan o, maraming turista dito. Ayun pala simbahan o, sa taas. So kakatuwa po naman at maraming maraming traveler dito. Ayan, maraming riders. Dinadayo po to. Kailangan nyo pong sadyain. Simula sa highway hanggang dito siguro mga 30 minutes paakyat. Pero gradual lang naman po ang pag-akyat, hindi naman po matarik. Unlike po yung Luzon Datong na pinuntahan ko sa Marindog, yun ang matarik. Ito po, ano lang, dahan-dahan lang yung kanyang pag-akyat at pagbaba. Pero mahaba po. Mahabang pasikot-sikot. Nagkataon lang po na maulap. Kasi may sama yata ng panahon, kaya hindi ganong kitang ibaba. Ayan po, oh. Oh, yan, ayan, ayan, maulap po. Pero kung siguro kung summer, kitang-kita natin yan. At saka pwede tayo mag-drone. Pinlano ko po na mag-drone kanina, kaya lang delikado. Kasi ang lakas ng hangin sa taas. Kaya hindi na lang po ako nag-drone. Pero pagdating po natin sa baba, tingnan po natin kung makakapag-drone tayo doon sa parting niya baba. Subukan ko. Mabuti na lang po at maganda na ang daan dito, sementado na. Unlike nung mga nung unang punta namin dito with Lapay Traders Club na makipot po ang daan at karamihan po rough road. Kaya napakadelikado po nung panahon na yon na pumunta kami dito. Siguro mga 2018 yon. Eh ngayon 2021 ang kaya marami ng pagbabago. Marami ng changes. Marami na pong nadagdag. Nadagdag na bahay. Naayos na ang daan. May mga bagong structure. May simbahan na sa taas. And then ayun na pwede na mag-video okay at mag-inom. So ang sarap pong pumasyal dito. Talagang kailangan sadyain mo. Or siguro masarap dito kung summer. Para mas makikita mo o matatarong mo ang mga nasa baba. Ayan, unlike ganyan. Wala sigurong ulam pag summer. Magkaganon man po ay talagang kasi pag pumunta ko sa isang lugar ay tinitreasure ko. Ini-enjoy ko ang view. Dinadamdam ko o pinifeel ko ang kalikasan. Ang simoy ng hangin. Ang dampi ng hangin, ng malamig na hangin sa aking katawan. Nare-relax ako. Para akong bagong silang sa mundong ibabaw yun. Para akong nabuhay na maguli sa bagong panahon. Lalo na po pag mga ganitong location. Sarap ng pakaramdam ko. Nature talaga. At talagang kaya naging nature lover ako eh. Kasi na-enjoy ko yung mga ganitong lugar eh. So thank you po Alan sa pag-iingat mo sa akin, sa aking mga adventure. At siguro next summer ay makakapag-drone ako dito. So mga kagulong, mga biyahero, mga ka-adventurero, bye for now and enjoy my adventure rides. Thank you.
Recording. Ayun, at nasa kalagitnaan na po tayo ng Bicol National Park, isa sa National Park ng Bicolandia. Yun nga po, sinasabi ko kanina, nawalan tayo ng battery. So, sinasabi ko nga, kakunti na po dito ang matatandang puno o Century 3 dito sa Bitukang Manok. Dahil karamihan po dito ay pinutol na ng mga illegal loggers. At ang iba nga po ay may impormasyon na mga politiko pa ang umubos ng mga matatandang puno dito. Kaya mabibilang na daw po sa daliri ang matatandang puno rito. At karamihan talaga mga bata pa. Kaya kahit siya ay mapuno, ay hindi na po ganun kalamig ang kalsada. Mainit na ang kalsada. Unlike sa old zigzag ng Atimonan, Quezon, na makikita mo talaga sa tabing daan ang malalaking puno. Ang ma-enjoy mo na lang dito ay mga zigzag. Mga twisties. Kasi ang kagandahan po dito, kahit ito ay maraming liko or zigzag, hindi po ganun katarik ang kalsada. Unlike sa Atimonan, na talagang napakatarik at may mga likuan doon na hindi pwedeng magsalubong or magsabay. Kaya yung ito, talagang na-enjoy mo dito yung pagkendeng. Parang yung mga dinaanan namin sa boundary ng Cagayan at Ilocos. Mga nakabakasyon po kami. Kaya kami ay nakakagalang ganito. Habang taba naman nakabakasyon, ay nagtatrabaho pa rin para sa bayan, para sa ekonomiya. Boss, mga tropa din kami, makikirahan lang. Ha? Papunta kami sa Bugon, thank you. Opo, thank you. Ayan, at papasok na po kami ng Daet. Makikita nyo naman ang arko ng Daet, Camarines Norte. Ayan, makikita nyo po ang kagandahan niya. Daet. Aha. Thank you.
nandito na po kami ngayon sa Old Zigzag Road ng Atimonan, Quezon. At medyo nagpahinga dahil dinapuan tayo ng antok. Mahirap magbiyahe ng tuloy-tuloy kung inaantok. So kailangan natin ng konting pahinga. At ayan po, ganda na eh, ang ganda ni Mama Mary. Ayan. So maganda po tumambay dito sa Old Zigzag Road, lalo na kung galing kayo sa malayong biyahe. Marami kayong matatanaw dito. At ayan, nakikita nyo naman ang view. So ito po yung pinaka resting place ng Old Zigzag Road dito sa babaw ng bundok ng Atimonan, Quezon. Ayun. So bye for now at ride safe tayong lahat. At ingat-ingat po tayo. Makarating tayo ng mahinusay at ligtas. Yun, ito po yung pinaka view deck ng Zigzag. Yan, ita nyo naman, oh, ganda ha. Dito ba sa mga ganitong likuan, mayroon pong nagtatraffic. Bawal po kasi magsalo po nga dahil medyo makipot at delikado. So kailangan po tayo sumunod sa safety protocol ng traffic gate para po iwas disgrasya. Salamat po. So ayan ang view. Diba? So, ganito ito kaganda noon hanggang ngayon. Ayan po, mayroong paakyat. Tigil ulit kami. Pag makantin na, wala nang paakyat. Saka naman, kami amante. So, ganun po lahat. Ayan, ito pong kabila dito ay tawagin ay binahaan. Nasakto ng pagbilaw ng Quezon. Ito po ang sugpungan, dyan sa baba ang ano, sa kabila naman lang, lusutan din ang New Zigzag Road. At sa baba po nito ay marami nagtitinda na buko. Yes, buko juice at buko. Kita nyo naman mga prutas, naglalakihan lang ka. Oh, press at mga, ayan, suka, itong ano-ano pa. So,